Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at kapag-uyaya namin ang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa dakilang ng pag-ibig at biyaya. We were born a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po'y pinanganak ng mga makasalanan at nakataghanap po kami din po sa walang hanggang impyerno. But you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po'y nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming pong espiritu mula po din sa walang hanggang pagkawasa. Thank you for giving us this wonderful chance to have a Christian Living Seminar. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng magandang pagkakataon po nito. Ito pong Christian Living Seminar. Today, we are going to learn about Christian's obedience. Kaya ngayong araw po, pag-aaralan po namin ang pagsunod ng Kristiyano. Let us understand what is the real meaning of the obedience before God. Nawa, maunawaan po namin kung ano po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. So that we will really obey to the word of God through our Christian life. Upang sa ganun, magawa po namin makasunod sa salita po ng Diyos sa aming pong mga buhay Kristiyano. We believe when we really obey to the word of God, we can be used as an instrument of God's hand. Naniniwala po kami na kung kami po isusunod sa salita ng Diyos, magagamit po kami bilang instrumento ng Ebanghelyo. And also, when we really obey to the word of God, we can achieve the will of God through our Christian life. At kapag sumunod po kami sa salita ng Diyos, magagawa po namin makamit ng kalooban ng Diyos sa aming po mga buhay Kristiyano. Today also, please open our spiritual eyes and spiritual ears so that we can realize what is the real meaning of the true obedience. Kaya pakusa mo po yan itong mga spiritual na mata at tenga upang sa ganun malino po namin mga unawaan at tunay na pagsunod. From the beginning of this Christian Living Seminar to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Kaya magpasimula po ang kasama tapos ito pong Christian Living Seminar, nawasaman po kami at gabayan po kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, let's open our Bible. Luke chapter 5, Lucas. Tignan po natin sa ating mga Biblia sa Lucas chapter 5. Lucas chapter 5 from verse 1 to verse 6. Sa Lucas po, chapter 5, simula po verse 1 hanggang 6. Okay, babasahin ko po. Samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret, nakita siya ng dalawang bangka na nasa tabi ng lawa, wala na roon ang mga mangisda at naghuhugas na ng kanilang mga lambat. Lumunan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Nang matapos na siya sa pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay napakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Okay, yesterday we have learned about Christian's holy life. Kaya kahagabi po, napag-aralan po natin yung banal na pamumuhay ng Kristiyano. As we learn the Christian's holy life, it implies the sanctification. Kaya gaya po ng alam po ninyo, yung banal na pamumuhay ng Kristiyano, lumalarawan po ito sa pagpapakabanal. Yeah. As I already explained yesterday, our Christian life is the sanctification. Gaya po ng aking sinabi kagabi, yung ating pong buhay Kristiyano, ito po yung pagpapakabanal. Since we get salvation until we stand before Lord Jesus Christ, we will accomplish this sanctification through our Christian life. Kaya mula ng ating pagpaligtasan hanggang sa patay po natin sa Panginoon, kinakailangan po natin na makamit ito pong pagpapakabanal. Today, we are going to think about Christians' obedience. Kaya ngayon po, pag-iisipan po natin yung pagsunod ng isang Kristiyano. So, in order to accomplish the Christian's holy life, especially the sanctification, what we should do in our Christian life? Kaya upang makamit po natin yung banal na pamumuhay ng Kristiyano, yung pagpapakabanal, ano po yung dapat po natin gawin? We should obey to the word of God. Kinakailangan po natin sumunod sa salita ng Diyos.
If we don't obey the word of God, we cannot accomplish the sanctification through our Christian life. Kung hindi po natin magagawang sumunod sa salita ng Diyos, hindi po natin magagawang makamit yung pong pagpapakabanal. Here, Luke chapter 5, from verse 1 to 6, we just have read, Jesus called His disciples. Kaya gaya po ng ating po nabasa, dito po sa Lucas chapter 5, sa mga verse 1 hanggang 6, tinawag po ni Jesus yung kanyang mga alagad. As you know well, many of the disciples, they were just simple fishermen. Gaya po ng alam po ninyo, yung mga alagad po ni Jesus, sila po'y simple lamang mga mangingisda. Here, the Simon Peter and Andrew, yeah, they were catching fish in the sea. Kaya dito po si Simon Pedro at yung kanyang pong kapatid si Andres, sila po yung nanguhuli ng mga isda. And Jesus called them, "Follow me, and I will make you fishers of men." At tinawag po sila ni Jesus na sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangangalakayan ng mga tao. So, the Peter and Andrew, they immediately obeyed to the word of the Jesus. Kaya si Simon Pedro po at si Andres, kaagad po silang sumunod sa salita ni Jesus. When they obeyed to the word of Jesus, they became the disciples of Jesus. Nung sumunod po sila sa salita ni Jesus, sila po'y naging alagad ni Jesus. So, as a result of the obedience, their life was totally changed. Kaya bilang resulta po ng kanilang pagsunod, yung kanilang pong buhay ay lubos na nabago. Before they meet the Jesus Christ, they were just a simple fisherman. They were catching the fish. Noon po, bago po nila makilala si Jesus, yung kanila pong buhay ay simple lamang po sila mga mangingisda. But when they obeyed to the word of Jesus, they became the disciples. Ngunit nung sumunod po sila sa salita ni Jesus, sila po'y naging mga alagad. And also they became the great apostles in the history. At sila po'y naging mga dakilang apostol sa kasaysayan. Nowadays, it is also saying, sometimes when you look at our brothers and sisters, they don't have the much knowledge, and also they are not rich. They are not so much powerful. Kaya ganyan din po sa panahon po natin ngayon, kung titignan po natin ating mga brothers and sisters, wala po sila ganong, hindi po sila ganong kayaman, hindi po sila ganong makapangyarihan. But when they obey to the God's word, God will accomplish the great works through their life. Ngunit kapag sumunod po sila dapat sa salita ng Diyos, isa sa katuparan po ng Diyos yung kanyang pagkilos sa kanilang mga buhay. We know God is Almighty God, and God is omnipotent. Gaya po ng alam po natin, yung Diyos po, siya po yung makapangyarihan sa lahat. But why God called the man? And then why God saved us? Kaya bakit tinawag tayo ng Diyos at bakit niya tayo iniligtas? God wanted to achieve His will through the born-again Christian. Dahil yung Diyos gusto niya na maisakatuparan niya yung kanyang kalooban sa pamamagitan ng mga Kristiyano. There is an important reason. God wanted to give us the chance to receive the glory and the reward when we stand before the Lord. Dahil gusto po ng Diyos na bigyan tayo ng pagkakataon na matanggap po natin yung paluwalhatian sa pagharap po natin sa Panginoon. So, the result will be really different whether you really obey to the gospel through your Christian life or not. Kaya yung magiging kaya yung resulta po, ito po yung magiging iba kung ikaw po susunod sa salita ng Diyos o hindi. Yeah, what we read, just verses, the Luke chapter 5 explains how much the obedience is important. Kaya dito po sa Lucas chapter 5 verse 6, ipinapakita po nito kung gaano po kahalaga yung pagsunod. When they were called by Jesus, they obeyed to the Jesus immediately. At nang tinawag po sila ni Jesus, kaagad po silang sumunod sa Panginoong Jesus. Okay, let's look at the Luke chapter 5 verse 11. Tingnan po natin sa Lucas chapter 5 verse 11. Luke chapter 5 verse 10 and verse 11. Sa Lucas po chapter 5, sumala po verse 10 hanggang 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayun din sa Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasamahan ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao na maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. Yes, Jesus said to Simon, do not be afraid. From now on, you will catch men. You will catch men. From the fishermen to the fishers of men. They were totally changed.
Opo, sinabi po ni Jesus, huwag kang matakot mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. Mula sa pagiging manis, dapat tumungkol sa mamamalakaya ng mga tao. This will be applied, also will be applied to our life. When we really obey to God's word, God will accomplish great works through our life. Kaya lumalarawan din po ito sa ating pong mga buhay. Kung susunod po tayo sa Diyos, isa sa katuparan po ng Diyos yung kanyang pagkilos sa ating pong mga buhay. So, as much as we obey to the God's word, we can also accomplish the great works of God through our Christian life. Kaya kung paano po tayo sumusunod sa salita ng Diyos, magagawa po natin maisa katuparan yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. I'd like to introduce one more story. Have you ever heard about the name of the city star? Kaya meron po kong ipapakilala sa inyo. Narinig niyo na po ba yung pangalan na City Star? He was born in England. Siya po ipinanganak doon po sa England. Yeah, 1960. Noong po 1960. Yeah, he was great 1860. Yeah, he graduated the Cambridge University. Kaya siya po gumraduate doon po sa Cambridge University. He was a very smart and also he was a talented in the cricket. At siya po ay napakatalino at meron po siyang talento. But first, his father, father of the city star, he was born again first through the evangelism of the D.L. Moody. Pero yung tatay po ni City Stud, na yung kanya pong ama, siya po isang born again Christian, siya po ay na-evangelize. Later, City Stud also, he was saved at the age of the 18 years old. At kaluna, si City Stud po, siya rin po ay naligtas nang siya po ay nasa 18 years old. After he graduated the college, he became the missionary and he went to the China as a missionary. Kaya pagkatapos niya po na gumraduate, siya po ay naging misyonaryo at pumunta po siya din po sa bansang China. But he got sick in China. That's why he returned to the England. And the later, after he recovered, he went to the India again as a missionary. Ngunit siya po ay nagkasakit, kaya siya po ay bumalik sa kanya pong bansa. At pagkatapos po nito, nung siya po ay gumalik, pumunta naman po siya sa bansang India. Later, he also went to the Africa as a missionary. At pagkatapos, siya po ay pumunta doon po sa bansang Africa bilang isang misyonaryo. So he had a ministry for a long time in Africa. Kaya nagkaroon po siya ng napakahabang panahon bilang isang missionary doon po sa Africa. At the time that he organized the mission group, which is the WEC. Kaya nung mga panahon po? H-A-M. Kaya nung binuo niya po yung grupo po na tinatawag po na H-E-N. That is the heart of the African mission. Ito po yung heart of African mission. Later, this the H-A-M, it was changed the name W-E-C. Kaya kalaunan po, nung pangalan po ng H-A-M, ito po yung pinalitan sa pangalan po na W-E-C. Yeah, World Evangelism for Christ. World Evangelism for Christ. Still, this the religious group, the mission group, the WEC, still existing. Ito pong grupo ng missionary na ito, ito po'y patuloy pa rin na umiiral. In 1950s and the 1960s, they dispatched the missionary to Korea. The one of the missionary came to the Korea and his name was Case Class. Kaya meron po silang ipinadala at kaya noong 1954 at 1960, meron po silang ipinadalang missionary doon po sa bansang Korea. And he preached the gospel here in the Korea, and then some of our senior pastors in Korea were saved through the true gospel. At sila po'y nangaral ang tunay ng ebanghelyo doon po sa Korea sa ating po mga senior pastor at kaluunan naunawaan po nila yung tunay ng ebanghelyo. Actually, that was the beginning of our church. Sa katunayan po, ito po yung pasimula ng kasaysayan ng ating pong iglesia. So, City Stud, he really sacrificed himself to preach the gospel. Kaya si City Stud po, talagang siya po ay nagsakripisyo upang ipangaral po yung ebanghelyo. Actually, the City Stud, he was very rich. And also, his wife also was rich. Sa katunayan po, si City Stud po, siya po ay napakayaman at maging yung kanyang asawa ay mayaman din. But they offered all their possession to preach the gospel in the
China, in India, and in Africa. Ngunit ibinigay po nila yung kanilang pong lahat ng kanilang ari-arian upang ipangarap po yung Ebanghelyo din po sa China at maging sa India. So when they really obeyed to the God's word, they were able to accomplish the great works of God through their life. Kaya nung sila po sumunod din po sa salita ng Diyos, nagawa po na isa katuparan po yung pagkilos po ng Panginoon. There is one famous word of the city star. If Jesus Christ is God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him. Kaya meron pong salita sa si Kristo na kung si Jesus Kristo ay nasa kung na kung si Jesus Kristo ay Diyos at na namatay sa akin, gugayon walang anumang sakripisyo na masigit at dakila sa akin na magagawa ko para sa kanya. So as a born again Christian, we also think about how much we really obey to the God's word. Kaya bilang mga born again Christian, kailangan din po natin pag-isipan kung gaano tayo sumusunod sa salita ng Diyos. If we have a true faith through the salvation, also we must obey to the God's word. Kaya kung meron po tayong tunay na pananampalataya din po sa ating kaligtasan, kinakailangan din po natin sumunod sa salita ng Diyos. In the Mexico Indian, they have some the special word. So according to the Mexico Indian, there is the one word, which is the believe and obey. Actually, it is only one word. Kaya doon po sa Mexico India, meron po silang isa lamang salita. Ito po yung pagtitiwala at yung pagsagot. Do you understand? Believe and obey. This is the same meaning to the Mexican Indians. Kaya po yung paniniwala at yung pagsunod, ito po yung magkapanas sa salita lamang doon po sa Mexico India. So, in the case, they don't need to explain. If you really believe, you must obey, right? Because if they really believe, automatically they will obey to the God's word. Kaya pinapaliwanag po nito na kapag ikaw po ay naniwala, magagawa mo rin na sumunod. Kaya kapag ikaw po ay sumampalataya, magagawa mo na sumunod. Let's open our Bible, Romans chapter 1. Kaya tingnan po natin sa mga taga-Roma, chapter 1. Romans chapter 1, verse 5. Sa Roma po, chapter 1, sa verse 5. Verse 5 and 6, okay, basahin po natin lang, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pamamagitan niya, tumagat kami ng biyaya at pagka-apostol para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito ay kasama kayo ng mga tinawag kay Jesu Kristo. Here, for obedience to faith among all the nations for His name. Kaya sinabi po dito, para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa. This means, if you really have a faith, you will surely obey to the God's word. Kaya ibig sabihin po nito, kung meron ka pong tunay na pananampalataya, ibig sabihin, magagawa mong sumunod sa salita ng Diyos. Jesus also said, if you really love me, you will keep my word. At maging si Jesus po, sinabi niya po, kung talagang kung minamahalin niyo ako, susunod kayo sa aking mga salita. What about you, brothers and sisters? Do you really love Jesus? Kaya paano naman po kayo, mga brothers and sisters? Minamahal niyo ba si Jesus? Yeah, of course. The truly born-again Christian, yeah, we love Jesus rather than any other things. Siyempre po, tayo po mga tunay na born-again Christian, minamahal po natin si Jesus higit sa lahat ng mga bagay. You may remember, according to the John chapter 21, Jesus Christ, after He was resurrected, He appeared in front of the Simon Peter. And then, Jesus asked the same question 3 times to Simon Peter. Marahil naalala niyo po nung muling nabuhay po si Jesus pagkatapos ng 3 araw, siya po ay nagpakita kay Simon Pedro at meron po siyang tinanong kay Simon Pedro. Because Simon Peter, when Jesus was caught, he denied Jesus 3 times. Dahil yung si Simon Pedro po, ipinagkailan niyo po si Jesus ng 3 beses. So, Jesus asked the question, Son of Jonah, do you love me more than this?
Kaya si Jesus po, tinanong niya po si Simon Pedro, anak ni Juan, minamahal mo ba ako higit sa mga ito? Simon Peter answered, yes Lord, you know that I love you. Kaya sumagot po si Simon, opo Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. And then, Jesus said to the Peter, feed my lamb. At pagkatapos, sinabi po ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Yes. When Simon Peter came to love Jesus truly, he can follow Jesus. And also, he can obey to the Jesus. Kaya nung magawa po ni Simon na mahalin yung Panginoon, magagawa na rin po niya na sumunod sa Panginoong Jesus. Let's open our Bible, John chapter 14. Kaya tingnan po natin sa Juan chapter 14. John chapter 14, verse 21. So Juan chapter 14, verse 21. John chapter 14, verse 21. Okay, basahin ko natin lang sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyang mayroon ang aking mga utos na tinutupad ang mga iyon, ang siyang nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin niya aking ama at siya ay mamahalin ko at hinayag ko ang aking sarili sa kanya. Yeah, he who has my commandments and keeps them, it is who loves me. So when you really keep the word of God, you really love the Lord and love God. Kaya kung magagawa po ninyo na sumunod sa salita po ng Panginoon, magagawa po ninyo mahalin yung Panginoon. In other words, if you don't obey to the God's word, that means you don't love Jesus truly. Kaya sa ibang salita po, kung hindi po ninyo sinusunod yung salita ng Panginoon, hindi po ninyo minamahal yung Panginoon. Yeah, in the days of the Jesus, there were so many religious people, Pharisees, Sadducees, and lawyers. Yeah, they said they love God, but actually they didn't obey to the God's word. Kaya sa panahon po ni Jesus, meron pong mga Pariseo, kaya nandun po yung mga Pariseo at yung mga Eskriba sa panahon ni Jesus, at sinasabi po nila na minamahal nila yung Diyos, ngunit hindi po sila sumusunod sa salita ng Diyos. If they really love God, they have to obey to the God's word. Kung talagang minamahal po nila yung Diyos, sila po isusunod sa salita ng Diyos. In the days of Noah, yeah, Noah, he never see the rain. But according to God's word, he made the Noah's ark for a long time. Kaya doon po sa panahon po ni Noah, na hindi po siya kailanman nakakita ng ulan, ngunit siya po ay gumawa ng ako ayon po sa utos ng Diyos. Although many people, they made of the Noah, made of fun, Noah, but he really obeyed to the God's word, and then he made the Noah's ark. Ngunit kahit na siya po'y pinagtatawanan na ng mga tao habang ginagawa niya yung arko, ngunit patuloy pa rin siya sumunod sa salita ng Diyos na gawin yung arko. This is the true faith. Ito po yung tunay na pananampalataya. Those who truly love God, they will obey to the God's word, and then they will keep His commandments. Kaya doon po sa mga nagmamahal sa Diyos, na magagawa po nila na sundin yun po salita ng Diyos. In our Christian life, we are listening to the sermon, through the Sunday sermon and Wednesday sermon, and also through the fellowship many times. Kaya maging sa ating po mga buhay Kristiyano, tayo po ay nakikinig sa Sunday sermon, Wednesday sermon, at sa fellowship ng maraming beses. But how much do you obey to the God's word? Ngunit gaano ka sumusunod sa salita ng Diyos? Apostle Paul also said, we should practice it. We should obey to the God's word. At pag-isa po sa Pablo po, sinabi po niya na kailangan po natin sanayin ang isa buhay yung salita ng Diyos. Philippians chapter 4. Tignan po natin sa Philippians chapter 4. Verse 9. Dito po sa verse 9. Philippians chapter 4, verse 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay nito ang gawin ninyo at ang Diyos na kapayapaan ay isa sa inyo. The things which you learned, received, and heard, and saw in me. And what is important? What is the important things? These two. And the peace of God will be with you. Yes. This do, you should do. Kaya ano po yung pinakamahalagang bagay dito? Ang mga bagay nito ang gawin ninyo. Kaya ito po yung dapat po nating gawin. Although we learned many things through the sermon, but if you don't practice it, actually you cannot understand the real meaning of the word. Sa katanayan po, kahit na kayo po ay nakikinig palagi ng salita ng Diyos, ngunit kung hindi niyo po ito isa sa buhay, hindi po niyo maunawaan yung kahulugan ng salita ng Diyos. Since you get salvation, you already listened to the sermon many times. Pagkatapos po ng kaligtasan, ikaw po ay nakikinig na ng maraming beses ng mga sermon. But sometimes there are still the brothers and sisters who are like baby Christians. Ngunit minsan, meron pa rin po ng mga brothers and sisters na gaya po ng mga baby Christians. Yeah, he got the salvation 5 years ago. He got the salvation 3 years ago. Natanggap niya po yung kaligtasan 5 taon na yung lumilipas o 3 taon na yung lumilipas. Why that his faith is not growing? Ngunit bakit yung kanyang kalagayan ay hindi lumalago? Because he don't obey to the God's word. Dahil hindi po siya sumusunod sa salita ng Diyos. Although you are listening to a lot of the sermon, but if you don't obey to the God's word, your faith will not grow and your life will not be changed. Kaya kahit na ikaw po'y patuloy na nakikinig ng mga sermon, ngunit kung hindi ka po sumusunod sa salita ng Diyos, yung iyong pananampalataya ay hindi lalago at wala pong magiging pagbabago sa iyong buhay. We should remember, the works of God also can be accomplished when we really obey to the God's word. Kaya dapat din po natin tandaan na yung paggawa po ng Panginoon ay may isa sa katuparan kapag sumunod po tayo sa salita ng Diyos. As we just read, according to the Luke chapter 5, God, Jesus said to the Simon Peter, launch out into the deep sea and let down your net for a catch. Kaya gaya po ng ating nabasa dito po sa Lucas chapter 5, inutos po ni Jesus dito kay na Simon na pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. In case of the Simon Peter, he had toiled overnight. He was trying to catch for a long time. Kaya sa kaso po ni Simon Pedro, siya po yung naghuhuli na ng isda sa buong magdamag at wala po siyang anumang mahuli. But he was not able to catch any fish. Ngunit wala po siyang anumang mahuli ng mga isda. But at the time, Jesus said, launch out into the deep and let down your net for a catch. Ngunit ng mga oras pa na yun, sinabi sa kanya na pumunta ka sa malalim at hulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. In case of Peter, he has been the catching fish for a long time, right? And he had a much experience about catching a fish. Kaya sa kaso po ni Simon Pedro, siya po ay meron ng karanasan sa pangingisda at siya po ay nangisda sa buong magdamag. And also, he already did all things what he can do in order to catch a fish all of the night. At isa po pong bagay, ginawa niya po yung kanya pong mga kaya upang makahuli po ng isda sa buong magdamag. But it was in vain. He was not able to catch any fish. Ngunit ito po ay naging walang kabuluhan. Wala po siyang anumang nahuli ng mga isda. So according to Peter's experience, he already knew. Although he cast a net, he will not catch any fish anymore. Kaya sa karanasan po ni Simon Pedro na kahit ihulog niya po yung kanyang labat, hindi po siya makakahuli ng anumang isda. But Peter obeyed to the word of Jesus. Ngunit si Simon Pedro, sumunod po siya sa salita ni Jesus. Although his thought and his experience is different, but he only obeyed to the God's word. Ngunit kahit na magkaiba po yung kanyang kaisipan at yung kanyang karanasan, ngunit sumunod lamang po siya sa salita ng Diyos. Yeah, he only obeyed to the word of Jesus. Yeah, tamang sumunod lamang po siya din po sa salita ni Jesus. Peter answered, nevertheless, at your word, I will let down in the net. Kaya sinabi po ni Pedro sa kanya, subalit dahil sa iyong salita ay ihulog ko ang mga lambat. Okay, let's go back to the Luke chapter 5. Kaya balitan po natin sa Lucas chapter 5.
Verse 5. Sa verse 5. Luke chapter 5, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Simon, Guro, sa buong magdama ay nagpakapagod kami at wala kami nahuli. Subalit dahil sa iyong salita, ay ihulog ko ang mga lamban. Yeah, so Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, this is important. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Kaya ito po yung napakahalaga. Sinabi po dito, subalit dahil sa iyong salita, ay hihulog ko ang mga lamban. If the Peter thought, he thought and his experience is really right, maybe he would not listen to the word of Jesus. He would not obey to the word of Jesus. Ngunit kung inaakala po ni Pedro na yung kanyang pangkaranasan ay tama, hindi po niya magagawa sumunod sa salita ni Jesus. But through this passage, we can understand how Peter obeyed the word of Jesus. Ngunit sa pamagitan po ng talata na ito, makikita po natin kung paano po sumunod si Simon sa salita ni Jesus. Yeah, through this verse, we can also understand Peter, he really practiced the obedience through his life. Kaya makikita po natin na si Simon Pedro, isinabuhan niya po yung pong salita ng Diyos sa kanya pong buhay. Nevertheless, at your word, I will let down in the net. This is important. Kaya subalit dahil sa iyong salita, ay hulog ko ang mga lamban. Ito po yung napakahalaga. Sometimes, because of my experience, because of my thoughts, and because of my idea, we don't obey to the gospel. Minsan dahil sa aking mga karanasan, hindi ako sumusunod sa salita ng Diyos. Why we cannot experience the works of God through our life? Bakit hindi natin magawang maranasan yung pagpagkilos ng Diyos sa ating mga buhay? Because we don't obey to the God's word perfectly, 100%. Dahil hindi po tayo lubos na sumusunod sa salita ng Diyos ng 100%. Who will experience the works of God? Kaya sino ba yung mga karanas ng pagkilos ng Diyos? Those who truly obey to the God's word, he will experience the works of God through his life. Kaya doon po sa mga sumusunod sa salita ng Diyos, nararanasan po nila yung pagkilos ng Panginoon. So, we should know, obedience in our Christian life is really important to accomplish the God's work. Kaya dapat po natin malaman na yung pagsunod, ito po yung napakahalaga upang makamit po natin yung, upang tayo po yung may isa katuparan po yung pagkilos sa ating pong mga buhay. Yeah. Peter, also he experienced, right? According to experience and he thought, it is in vain. Although he cast the net, he will not catch any fish. But when he obeyed to the word of Jesus, he caught a lot of the fish, so many fish. Kaya maging Simon Pedro, naranasan niya po ito na dahil sa kanyang, na yung kanyang maling akala at yung kanyang kaisipan, ito po yung naging walang kabuluhan, kaya hindi po siya nakauli ng isda. Yeah. Ngunit sumunod po siya. Result. Kaya, chapter 5, verse 6. Kaya tingnan po natin sa Lucas chapter 5, verse 6. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lamban. How was the result? He was able to catch great number of fish and his net was breaking. Kaya ano po yung naging resulta? Nakahuli po sila ng napakaraming isda at halos masira po yung kanilang mga lamban. Yes, this is really important. Why? How the Peter was able to experience this great the works? Kaya paano nagawa ni Pedro na maranasan yung ganitong pagkilos? Through his obedience. Dahil po sa kanyang pagsunod. In our Christian life, it is also same. As much as you obey to God's word, you can experience the works of God through your Christian life. Ganyan din po sa ating mga buhay Kristiyano, kung tayo po sumusunod sa salita ng Diyos, magagawa po nating maranasan yung pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. We know this very well. If we really obey to the God's word, we can experience the works of God. Alam po natin ito, na kung tayo po susunod sa salita ng Diyos, mararanasan po natin ang pagkilos ng Diyos. But if you really know this one, but if you don't obey to God's word, you cannot experience. Ngunit kahit na alam mo na po ito, ngunit kung hindi mo ito sinusunod, hindi mo ito mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Naiintindihan niyo po, ano ang ibig sabihin? For example, if you exercise diligently,
your physical body will be healthy. Halimbawa po, kung masipag ka po nag-ensayo, magiging malusog po yung inyong katawan. Alam mo ba? Yeah. Everybody knows, we know, that if I exercise diligently, I will be healthy, I will become strong. Kaya ang bautismo po sa atin, alam po natin ito na kung tayo po'y magiging masipag sa pag-ehersisyo, tayo po'y magiging malusog at magiging malakas. Yeah. Among our brothers and sisters, who really practice exercise? Kaya sa ating mga brothers and sisters, sino po yung mga nag-e-ehersisyo? Do you practice every, do you exercise every day? Kayo po ba yung nag-e-ehersisyo araw-araw? I think not all. Maybe some brothers and sisters, they exercise. But others, although they know, they don't exercise. Sa tingin ko po, hindi po lahat. Meron po mga brothers and sisters na kahit na alam po nila, hindi po sila nag-e-ehersisyo. So we should remember this. Knowledge and obedience, that is the different story. Kaya dapat po natin itong malaman na yung kaalaman at yung pagsunod, ito po yung magkaibang bagay. Now, here also, the many students, in case of the high school students, if you study hard, if you study diligently, you will enter the good college, good university. Kaya dito po marami pong high school students, kaya kung kayo po yung magiging masipag sa pag-aaral, magabaw po ninyo pumasok sa kolehiyo. So what about you? Do you really study hard? Kaya paano naman po kayo? Nag-aaral po ba kayo na mabuti? Yeah, some maybe high school student will study diligently, study hard. But some others, although he knows, they don't study. Opo, yung iba po na kahit na alam na sila po yung magiging masipag sa kanilang pag-aaral, ngunit yung iba po na kahit na alam nila, hindi po sila nag-aaral. Many Christians, they are listening to the sermon through the Sunday sermon and also Wednesday sermon. Kaya but obedience is different story. Kaya marami po sa mga Kristiyano na sila po nangyikinig ng Sunday sermon at ng Wednesday sermon, ngunit yung pagsunod po, ito po yung ibang bagay. Yeah, as I already explained, why many brothers and sisters cannot experience the work of God. Kaya gaya po ng aking pinaliwanag, bakit marami mga brothers and sisters na hindi maranasan yung pagkilos ng Diyos? Because they don't practice, they don't obey to the gospel. Dahil hindi po nila isinasabuhay yung pong salita ng Diyos. So we need to check whether we really obey to the God's word or not. Kaya kailangan po natin suriin kung tayo ba sumusunod sa salita ng Diyos o hindi. Actually, God already gave us a lot of the messaging through the Sunday sermon and Wednesday sermon. Sa katunayan po, napakarami na pong mensahe yung ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Sunday sermon at ng Wednesday sermon. In case of our church, we are learning the Word of God too much, so much. Kaya sa ating pong iglesia, tayo po'y nag-aaralan ng salita ng Diyos ng lubos. Yeah, for example, other churches, maybe they only listen to the sermon 20 or 30 minutes and then they are praising for a long time, they are praying, they are spending more time for other things. At kaya maging sa iba po mga iglesia, sila po'y nakikinig ng salita ng Diyos mga 20 to 30 minutes at pagkatapos sila po'y nagpupuri at sila at mas pinagtutuon na po nila yung ibang mga bagay. But important things, whenever you listen to the sermon, how is your attitude toward the Word of God? Ngunit yung mahalagang bagay po, kapag nakikinig ka po ng salita ng Diyos, ano po yung iyong pag-uugali sa harap po ng salita ng Diyos? Jesus also said, take heed how you listen. Kaya maging si Jesus po, ipiniliwanag niya po na dapat po sila makinig ng mabuti sa salita ng Diyos. We need to examine our attitude, how we are listening to the Word of God. Kailangan po natin suriin yung ating pag-uugali kung paano tayo nakikinig sa salita ng Diyos. The Israelites, when they had a good relationship with God, they really feared the Word of God. Kaya doon po sa mga Israelita, kapag meron po silang mabuting relasyon sa Diyos, kinakatakutan po nila yung Diyos. Yeah. Sila ay takot sa salita ng Diyos. Huh? They really fear the Word of God. Kaya meron po silang pagkatakot doon po sa salita ng Diyos. So, according to the Nehemiah chapter 8, verse 5, when the Ezra opened the scriptures, the Word of God, all the Israelites, they stood up.
Kaya doon po sa panahon po ni Nehemias, doon po sa panahon niya, ngayon yung binuksan niyo po yung aklat ng salita ng Diyos, yung buong bali po sila po yung nagsitayo. Why the Israelites, they stood up before the word of God? Kaya bakit po tumayo yung buong bayan yung mga Israelita? Because the Israelites, they really heard the word of God. Dahil po yung mga Israelita, sila po meron pong takot sa salita ng Diyos. Yeah, Israelite, when their ancestor disobeyed the God's word, they were scattered, and then they became the captivity by the Babylon for 70 years. Kaya yung mga nilunupo ng mga Israelita, na sila po sumuway, sila po ikinalat, at sila po tinalambihag sa Babylonia sa loob po ng 70 taon. So they came to realize because of their disobedience of their ancestors, their fathers, they received this punishment. Kaya naunawaan po nila yung mga Israelita na dahil po sa pagsubay ng kanilang mga ninuno, natanggap po nila yung kanilang ganitong parusa. Nowadays, it is also saying, when you really fear God, and when you really fear the Word of God, you will esteem the Word of God through your Christian life. Kaya ganyan po sa panahon po natin ngayon, kung meron po tayong pagkatakot sa salita ng Diyos, magagawa po natin igalang yung salita ng Diyos. But when the Israelites became the corrupt, and their hearts were far from the word of God, they despised the word of God. Ngunit nung panahon po na naging masama po yung mga Israelita, at naging malayo po yung kanyang puso sa salita ng Diyos, singinamuhin po nila yung salita ng Diyos. Okay, let's open our Bible. Ezekiel chapter 33. Kaya tingnan po natin sa Ezekiel chapter 33. Ezekiel chapter 33 verse 32. Sa Ezekiel po chapter 33 sa verse 32. From verse 30 to verse 32. Simula po verse 30 hanggang 32. Babasahin ko po. At tungkol sa iyo, anak ng tao, ang iyong bayan na sama-sama nag-uusap tungkol sa iyo sa tabi ng mga pader at sa mga pintuan ng mga bahay na nagsasabi sa bawat isa sa kanyang kapatid, pumarito ka at pakinggan mo kung anong salita na nanggagaling sa Panginoon. Dumating sila sa iyo na gaya ng pagdating ng bayan at sila nagsisiupo sa harapan mo na gaya ng aking bayan. At kanilang dinirinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Narito, ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig na may magandang tinig, nakatutugtog ng mabuti sa panuntog, kanilang narinig ang iyong sinasabi, ngunit hindi nila iyon gagawin. Yeah, Prophet Ezekiel delivered the message of God. But what about the response of the Israelite? My people, they hear your word, but they do not do it. Kaya ito po yung naging salita ng Propeta Ezekiel sa kanya pong bayan. Ngunit ano po yung naging tugon ng bayan? Nagpinapakinggan nila yung aking salita, ngunit hindi sila sumusunod. Although they hear the word of God, they do not obey to the God's word. Kahit na napakinggan po nila yung salita ng Diyos, hindi po sila sumunod sa salita ng Diyos. And verse 32, indeed, you are to them as a very lovely song of one who has a pleasant voice and then can play the well on the instrument. For they hear your word, but they do not do them. At maging dito po sa verse 32, narito, ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig na may magandang tinig, nakatutugtog ng mabuti sa panugtog, kanilang narinig ang iyong sinasabi, ngunit hindi nila iyon gagawin. Yeah, while they are listening to the message of the God, yeah, they are like just listening to music. Kaya habang sila po ay nakikinig ng salita ng Diyos, sila po ay parang nakikinig lamang ng mga panugtog. Yeah, they did not fear the word of God. And also, they did not esteem the word of God. Wala po silang pagkatakot doon po sa salita ng Diyos at hindi po nila iginagalang yung salita ng Diyos. Nowadays, it is also saying, while you are having a Christian life, although you listen to the sermon every Sunday and Wednesday, but if you don't obey to the God's word, your faith will not grow. And then your life cannot be changed at all.
Kaya ganyan po sa panahon natin ngayon na kung na kahit na tayo po nakikinig ng Sunday sermon at ng Wednesday sermon, ngunit kung hindi po tayo sumusunod sa salita ng Diyos, hindi po lalago yung ating pong pananampalataya. Jesus said, according to the Matthew chapter 7, there are two kinds of builders, those who build his house on the rock and those who build his house on the sand. Kaya doon po sa Matthew chapter 7, meron pong ipinaliwanag si Jesus na meron pong dalawang uri ng tao na nagtayo ng kanilang bahay. The wise man will build his house on the rock, not the sand. Kaya yung matalinong tao po, siya po yung nagtayo ng kanyang bahay doon po sa ibabaw ng bato. Because if you build a house on the sand, when the rain descend and flood came, the house will be destroyed. Dahil kapag nagtayo ka po ng bahay din po sa buhanginan, kapag dumating po yung bagyo, yung ulan, ito po yung mawawasa. But wise man, he will build his house on the rock. Although there is the rain descend, then the flood came, there is no problem. Ngunit yung matalinong tao po, siya po yung nagtayo ng kanyang bahay din po sa ibabaw ng bato, na kahit dumating po yung bagyo, yung ulan, hindi po ito mawawasa. Do you know why Jesus gave us this explanation? Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit ibinigay ni Jesus yung ganitong pagpapaliwanag? Those who listen to the word of God and those who don't obey to God's word, he will be like the person who built his house on the sand. Kaya doon po sa tao na nakinig ng salita ng Diyos at hindi niya po ito sinunod, gaya po siya ng tao na nagtayo ng kanyang bahay doon po sa buhanginan. If you build your house on the sand, what will happen? It shall be destroyed. Huh? It will be in vain. Kaya kapag itinuyo mo po yung iyong bahay sa ibabaw ng buhanginan, ito po'y mawawasak, ito po'y magiging walang kabuluhan. Matthew chapter 7. Tingnan po natin sa Mateo chapter 7. Verse 26. Dito po sa verse 26. Verse 26 and 27. Simula po verse 26 hanggang 27. Mateo chapter 7, verse 26-27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang bawat nakikinig sa mga salita ko nito at hindi ginaganap pa mga ito ay matutulad sa isang tao mangan na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na iyon. At iyon ay bumagsak, napakalakas niya ng kanyang pagbagsak. Yes. Jesus said, everyone who hears these things of mine and does not do them. Huh? So, this is really foolish man who is like the build his house on the sand. Kaya ito po isang hangal na tao na nagtayo po ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. In the days of Jesus, there were so many religious people like Pharisees, Sadducees, and lawyers. Kaya sa panahon po ni Jesus, meron pong mga uri ng tao na gaya po ng mga Pariseo at ang mga Eskriba. But they called Jesus, Lord, Lord. But Jesus reproached them. But why do you call me Lord, Lord, and do not do things which I say? Sinabi ko na lang kay Jesus na Panginoon, Panginoon. Kaya sinabi ko ni Jesus sa kanila, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawa ang sinasabi ko. Yeah. At first, those who really love Jesus, they will really obey to the God's word and they will keep the word of God through their Christian life. Kaya una po, doon po sa mga nagmamahal kay Jesus Kristo, sila po ay susunod sa salita ng Diyos at iingatan po nila yung salita ng Diyos. So, these religious people, although they call Jesus as a Lord, 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 but although they hear the word of God, they don't practice it. They don't obey to the God's word. Kaya ito po mga reliyosong tao na ito, na kahit na tinatawag pa nilang Panginoon, Panginoon si Jesus Kristo, ngunit hindi po nila ginagawa sa din yung salita ng Diyos. Our born-again Christian, we know the word of God is really important. And whenever we listen to the word of God, we should do our best to obey to the God's word through our Christian life. Kaya tayo po mga born again Christian, alam po natin kung gaano po napakahalaga yung salita ng Diyos. Kaya kinakailangan po natin na sundin at ingatan yung salita ng Diyos. Bible says, disobedience to the word of God, this is sin. Kaya sinabi po ng Biblia, yung pagsuway po sa salita ng Diyos, ito po yung kasalanan. James chapter 4. Kaya tingnan po natin sa Santiago chapter 4.
James, Santiago, chapter 4, verse 17. Verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya ang sino mang nakakalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Yeah, to obey to the God's word, this is good things. This is the right things. Although you know this, but if you don't obey to the God's word, that means this is sin before God. Kaya yung pag-alam po sa salita ng Diyos, ito po'y mabuti. Ngunit kung hindi po natin ito ginagawa, ito po'y kasalanan. James chapter 1, verse 22. Kaya tingnan po natin sa Santiago chapter 1, verse 22. James chapter 1, verse 22. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. So, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Right? So although you know the word of God, but if you don't obey the God's word, that means you are deceiving yourselves. Kaya kahit na nalalaman mo na yung salita ng Diyos, ngunit hindi po ito tinutupad, dinadaya mo ang iyong sarili. Okay, let's open our Bible. Proverbs chapter 4. Tingnan po natin sa mga kawikaan, chapter 4. Proverbs chapter 4, verse 4. Mga kawikaan, chapter 4, verse 4. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinuruan niya ako at sa akin ay nagwika. Panghawakan ng iyong puso ang aking mga salita. Tuparin mo ang aking mga utos at magubuhay ka. Yeah, let your heart retain my word. Keep my commands and leave. Huh? So, if you really keep the word of God, you can live. Kaya kung magagawa po ninyong maingatan yung pong salita ng Diyos, magagawa po ninyong mabuhay. Deuteronomy chapter 13. Tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 13. Deuteronomy chapter 13, verse 4. Sa Deuteronomy chapter 13, verse 4. Okay, babasahin ko po. Kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya, tutupad ng Kanyang mga utos, susunod sa Kanyang tinig, maglilingkod sa Kanya at mananatili sa Kanya. So, how much the obedience is important? We can find out through the many Bible verses. Kaya kung gaano po kahalaga yung pagsunod sa salita ng Diyos, makikita po natin yung napakaraming mga talata. When we start the Christian Living Seminar, Santa Rosa Church, the priest, do you remember what's the song? Kaya nung inumpisahan po natin yung Christian Living Seminar, na meron pong awit papuri yung Santa Rosa Church. Naalala niyo po ba ito? Santa Rosa Church Choir, praise. Trust and obey, right? Magtiwala at sumunod. So, we will listen to this praise one more time. Kaya papakinggan po ulit natin ito pang awit niyo. What a glory!
Because the Thessalonian Church, they practiced three important things in their Christian life. Dahil po yung iglesia ng Thessalonica, meron po silang isinabuhay na tatlong mahalagang bagay. Apostle Paul also emphasized these three important things. Kaya si Apostle Pablo po, ipiniliwanag niyo po ito pong tatlong mahalagang bagay. Yeah, faith, love, and hope. Ito po yung pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. So Thessalonian Church, they practice the works of faith and love of, labor of love and patience of hope, these three elements. Kaya yung iglesia po din po sa Thessalonica, ginawa, sinanay po nila yung kanilang sarili sa pagpapaganda sa pag-ibig at yung paggawa ng pananampalataya at yung pagtitiis sa pag-asa. Yeah, in our Christian life, it is also the same. When we really obey to the God's word, the whatever we listen, we can achieve the will of God through our Christian life. Kaya ganyan po, kung tayo po'y nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, magagawa po natin makamit yung pong pagkilos ng Diyos. And our Lord Jesus Christ, He really showed what is the true obedience through His life. At maging si Jesus po, ipinakita niya po sa atin kung ano po yung tunay na pagsunod sa pamamagitan ng kanyang buhay. Let's open our Bible, Hebrew chapter 5. Tignan po natin sa ating pong mga Biblia, sa Hebreo chapter 5. Hebrews, mga Hebreo, chapter 5, verse 8. Hebrews 8 and 9, okay. Hebrews chapter 6, 5,
chapter 5, verse 8 and verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagaman siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagbulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yeah, this is very important verse. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Kaya ito po ay napakahalagang bagay. Sinabi po dito, bagamat siya isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Who is Jesus Christ? Kaya sino po ba si Jesus Kristo? Jesus Christ is God Himself. Kaya si Jesus Kristo, siya mismo yung Diyos. Yeah. He is the form of God, but he became the man. Siya po yung Diyos, ngunit siya po yung nagkatawang tao. Yeah, he was born as a man, huh? with our same flesh. Kaya siya po yung pinanganak bilang tao na kagaya po natin, nakagaya po natin. Jesus Christ, he did not say only in word. Kaya si Jesus Christo po, hindi lamang po siya nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga salita. He really accomplished his work through the true obedience. Kaya isinakatuparan niyo po yung kanyang pong mga gawa sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. If Jesus Christ was not crucified on the cross and died on the cross, we were not able to be saved. Kung hindi po nagsakripisyo at ipinako si Jesus na sa cross, hindi po tayong maliligtas. Yes. Because of the first man, Adam, all of his descendants became sinner, right? That's why God prepared the Jesus in order to save us from the eternal destruction. Kaya si Adam po, yung unang tao po, dahil po sa kanyang pagsaway, ang lahat po ay naging makasalanan. Ngayon kaya po isinugo ng Diyos si Jesus upang iligtas po tayo mula din sa walang hanggang pagkawasa. God made a plan. God will send the Jesus Christ into this world. And then, He will die on the cross. Kaya yung Diyos po, gumawa po siya ng plano upang suguin po si Jesus at mamatay po siya doon po sa cross. Yeah, through the His redemption, yeah, gospel will be accomplished. Kaya sa pamamagitan ng kanyang patubusan, yung pong ebanghelyo ay may isa sa katuparan. Galatians chapter 4. Kaya tignan po natin sa Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. Sa Galatians chapter 4. Verse 4 and 5. Simula po verse 4 hanggang 5. Ibabasahin ko po. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupok bilang mga anak. Yeah, to redeem those who were under the law that we might receive the adoption as sons. What does it mean? Before we get the salvation, we are under the law, God's law. Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkukob bilang mga anak. Kaya ano po yung ibig sabihin nito? Noon po, bago yung kaligtasan, tayo po ay nasa ilalim ng kautusan. What is the requirement of the law? Kaya ano po ba yung kinakailangan ng kautusan? In the Old Testament, there are 613 kinds of the God's law. Doon po sa Biblia, meron pong 613 na mga utos ng Diyos. So if we summarize this all God's law, there is the Ten Commandments. Kaya kung ibubuod po natin ito pong buong kautusan ng Diyos, may ibubuod po natin ito sa 10 utos ng Diyos. And if we summarize it, as the Bible says, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your spirit. Kaya kapag ibubuod po natin ito, sinasabi po nito na ibigin mo ang iyong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong lakas, at ng iyong buong kaluluwa. And the other one, love your neighbor as yourself. At yung ikalawa naman po, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. But Jesus Christ accomplished the requirement of this law. Ngunit si Jesus Christo po na isa katuparan niya po, ito pong pinakailangan sa kautusan. Now let's open the Bible, Romans chapter 10. So, tignan po natin sa mga taga-Roma, chapter 10. Verse 4. Sa verse 4.
Romans chapter 10 verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat si Kristo ang kanyauwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Yeah, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. This means Jesus Christ, He came to this world as a flesh and He died on the cross. And then He accomplished all the requirements of the law. Kaya ibig sabihin po nito, si Jesucristo, pumarito po siya sa sanibutan na sa katawang tao at isinakatuparan niya po yung kinakailangan sa kautusan. That's why He is the end of the law for the righteousness. Kaya nga po, siya po yung kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid. So, we should know Jesus Christ first. He showed the good example through His true obedience. Kaya dapat po nating malaman na si Jesus, pinakita niyo po sa atin yung kanyang halimbawa po ng pagsunod. You may know how much is it painful to crucify on the cross. Marahil alam po ninyo kung gaano po kasakit yung pong ipako doon po sa krus. Jesus also was born with the same flesh with us. That means He also feels the sufferings and pains. Kaya si Jesus po, siya po yung pinanganak na kagaya po ng sa atin, yung kagaya po nating laman, kaya nakakaranas din po siya ng mga sakit. That's why, according to Matthew chapter 26, before Jesus, He was crucified, He prayed to God on the Mount, the Gethsemane. Kaya bago po siya ipakos doon sa krus, siya po yung nanalangin din po sa bundok ng Gethsemane. Father, if it is possible, please pass this cup from me. Kaya siya po'y nanalangin ng ganito, Ama, kung maaari, lumabas sana sa akin ang kopang ito. But not my will, but Your will. Ngunit hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Jesus, He had the same flesh with us. That's why the flesh does not want to receive this crucifixion, because this is too much painful and suffering. Dahil si Jesus, meron po siyang kaparehas na laman katulad sa atin, ayon po nito ng pagdurusa, ayon po nito ng mga sakit. But Jesus led His flesh kneel down to the will of God. Ngunit isinuko po ni Jesus yung kanyang katawan din po sa harapan ng Diyos. This means Jesus Christ obeyed to the God's word completely. Ibig sabihin po nito na lubos na sumunod po si Jesucristo sa Diyos. Okay, Matthew chapter 26. Kaya tingnan po natin sa Mateo chapter 26. Matthew chapter 26, verse 39. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y napatirapa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayun ay hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as You will. Okay, so think about, if Jesus Christ would not obey to the God's will, how we can be saved? Kaya pag-isipan po ninyo ito, kung hindi po sumunod si Jesus sa kalooban ng Diyos, paano po tayo maliligtas? Yeah. Jesus Christ really showed what is the true obedience through His life. Kaya si Jesus po, ipinakita niya po yung pagsunod sa pamamagitan po ng kanyang buhay. And also we should know, as a born-again Christian, why we should obey to the God's word. At dapat yun po nating malaman, bilang mga born-again Christian, bakit natin kinakailangan sumunod sa salita ng Diyos? Yeah, we should know, obedience, this is the way of blessing in our Christian life. Kaya dapat po nating malaman na yung pagsunod, ito po yung paraan ng pagpapala. You may know the Deuteronomy chapter 28 and Deuteronomy chapter 11, God had a covenant with the Israelite. If they obey to the God's word, they shall receive the blessing.
Marahil alam po ninyo, yung po sa Deuteronomy chapter 28, yung Diyos po siya po yung nakipagtipan sa bansang Israel, na kapag sila po isusunod, sila po yung makakatanggap ng pagpapala. If they disobey to God's word, they shall receive curse. Kung sila po susuway sa salita ng Diyos, makakatanggap po sila ng sumpa. This is very clear, right? Obedience, blessing. Disobedience, curse. Kaya napakalino po nito, pagsunod, pagpapala. Kaya kapag may pagsuway, may sumpa. Do you know why the Abraham became the father of the faith, the believers? Kaya alam niyo po ba kung bakit si Abraham siya po'y naging ama ng pananampalataya? Abraham, he really obeyed to the God's word. Dahil si Abraham po, siya po'y lubos na sumunod sa salita ng Diyos. Okay, let's open the Bible. Genesis chapter 26. Tingnan po natin sa Genesis chapter 26. Verse 4 and 5. Genesis chapter 26, verse 4 and 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Para namihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupain ito at pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamamagitan ng iyong binhi. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubili, ang aking mga utos, ang aking mga batas at ang aking mga kautosan. Because Abraham obeyed my voice and kept my charge. Okay? Abraham, he was able to receive the blessing from God through his obedience. Sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig, kaya si Abraham po, nagawa po niya na matanggap yung pagpapala sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Have you ever heard about the Shema? Kaya narinig niyo na po ba yung salitang Shema? There is the Shema verse, Deuteronomy chapter 6. Kaya tignan po natin sa Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. From verse 4 to verse 9. Simula po verse 4 hanggang verse 9. Babasahin ko po. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo, at iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Yeah, verse 4, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And verse 6, and this word which I command you today, you shall be in your heart. So this is the Shema verse. Kaya dito po simula po verse 4 hanggang verse 6, ito po yung versikulo sa Shema, na Shema. So this is the tackling. Israelite, they practice this one. There is the small box on the forehead, right? There is this verse. Inside this box, small box, they put this verse. Deuteronomy chapter 6 from verse 4 to verse 9. Kaya ito po yung tefillin. Ito po yung ginagawa ng mga Israelita na mayroon po silang maliit na kahon sa kanila pong doon. At sa loob po ng kahon ito, nandito po yung Deuteronomy chapter 6 verse 4 hanggang 9. Why they practice this? Kaya bakit po nila sinasabi ito? They will remember and they will bear in mind the word of God and they will obey to this word through their life.
upang sa ganun magawa po nilang maalala ang salita ng Diyos at sumunod sa salita ng Diyos. Now, even Israel soldier, they have a tefillin. Maging yung mga sundalo po doon po sa bansang Israel, meron po silang tefillin. And this is the mezuzah, entrance of the door, they put this word also inside the is the place. At dito po sa mezuzah, andito nilalagay din po nila yung salita nito doon po sa pintuan ng bayan. But important things, we should bear this word in our heart. Ngunit yung mahalagang bagay po, kinakailangan po natin panghawakan ito sa ating mga puso. And we should practice it through our life. At kinakailangan po natin isubo ito sa ating pong mga buhay. So we should know, when we really obey to God's word, we shall receive the true blessing from God. Kaya dapat po natin malaman na kapag tayo po susunod sa salita ng Diyos, makatanggap po tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Who is the first president of the America? Kaya sino po yung unang presidente ng bansang Amerika? Sino po? Washington. Yes, George Washington. Opo, si George Washington. George Washington said, America is standing on the foundation of the Bible. Kaya sinabi po ni George Washington na yung bansang Amerika, sila po ito matayo sa pundasyon po ng Biblia. George Washington, he became the first president of the United States. Si George Washington po, siya po yung pinakaunang presidente ng bansang Amerika. Newspaper reporter had an interview his mother. Kaya din po sa balita, in-interview po yung kanya pong ina, si George, yung ina po ni George Washington. The reporter asked to the mother of the George Washington, what is the secret to make your son as a great president in the America? Kaya nagtanong po yung reporter doon po sa ina po ni George Washington, ano yung sekreto kung paano mo ginawang dakilang tao yung iyong anak? Do you know what's the secret? Alam niyo po ba kung ano yung sekreto? Yeah. The mother of the George Washington said, I only taught my son to obey to the word of God completely. Kaya yung sinabi po ng ina ni George Washington, tinuruan ko yung aking anak na sumunod ng lubos sa salita ng Diyos. Yeah. George Washington, from his childhood, he learned to obey to the God's word. That's why later he became the president in America. Kaya si George Washington po, siya po yung sumunod sa salita ng Diyos mula sa kanyang kabataan. Kaya siya po yung naging isang dakilang presidente doon sa Amerika. In our Christian life, if you really want to receive God's blessing, yes, please obey to the God's word. Kaya ganyan po sa ating mga buhay Kristiyano, kung gusto po ninyo na makatanggap ng pagpapala, kayo po dapat na sumunod sa salita ng Diyos. We should remember, obedience is the way of blessing. Dapat po nating tandaan na yung pagsunod, ito po yung paraan ng pagpapala. In our Christian life, what is really important? Kaya sa ating mga buhay Kristiyano, ano po yung mahalaga? Obedience is really important. Yung pagsunod, ito po yung napakahalaga. Yeah. In the beginning, I already explained, right? Our Christian life is to accomplish the sanctification. Kaya nung pasimula pa lamang po, sinabi ko na po na yung pagpapakabanal, ito po yung kinakailangan na maisakatuparan. How can we accomplish this sanctification? Kaya paano po natin makakamit yung pong pagpapakabanal? Through the obedience to the word of God. Sa pamamagitan po ng pagsunod sa salita ng Diyos. Yeah, in other words, if you don't obey to the God's word, you cannot accomplish sanctification in your Christian life. Yeah, sa ibang salita po, kung hindi mo magagawang sumunod sa salita ng Diyos, hindi mo magagawang makamit yung pagpapakabanal. When the Israelites crossed the Red Sea, first God divided the Red Sea, and all the Israelites, they were able to cross the Red Sea. Kaya nung sa pagtawid sa dagat ng pula, hinati po ng Diyos yung dagat ng pula at tumawid po yung mga Israelita. But what about when the Israelites crossed the Jordan River? Ngunit paano naman po nung tumawid po yung mga Israelita dun po sa ilog ng Jordan? God did not divide the Jordan River first. Hindi po muna hinati ng Diyos yung ilog dun po sa Jordan. God commanded the Israelite, the priest who is carrying the ark, they will enter the Jordan River first.
Kaya inutos po ng Diyos doon po sa mga doon po sa pari na nagdadala ng tipan na sila po ay pumasok doon po sa lupain ng Kanaan. And then the river will be divided. The river will stop. At pagkatapos po yung ilog po, ito po ay hihinto. What is the difference? The Red Sea and Jordan River. Kaya ano po yung pagkakaiba ng dagat na pula at yung ilog Jordan? In case of the Red Sea, yeah, when we get the salvation, we were saved by the grace of God. Kaya doon po sa kaso po ng dagat na pula, nung tayo po ito po yung malarawan sa pagtanggap po natin ng kaligtasan. But Jordan River, to cross the Jordan River, it implies our Christian life. How we can experience the work of God. As much as we obey to God's word, we can experience the works of God through our Christian life. Kaya doon naman po sa ilog Jordan, magagawa po nating maranasan yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod po natin sa salita ng Diyos. Let's open the Bible, Joshua chapter 3. Kaya tingnan po natin sa Joshua chapter 3. Verse 13. Verse 13. Dito po sa babasahin ko po. At kapag ang mga talampakan ng mga paa ng mga pari na nagdadala ng kaba ng Panginoon, ang Panginoon ng buong lupa ay tumutungtong sa tubig ng Jordan. Ang tubig ng Jordan ay hihinto sa pag-agos, maging ang tubig na bumababang mula sa itaas, at ang mga ito ay tatayo na isang bundon. Okay, verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga pari na nagdadala ng kaba ng tipan ng Panginoon ay panatag na tumayo sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan. Samantalang ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa nakatawid sa Jordan ang buong bansa. This verse explains what is the obedience in our Christian life. Kaya ito pong talata na ito, ipinapaliwanag po nito kung ano po yung pagsunod. When do we will experience the work of God? Kaya kailan ba natin mararanasan yung pong pagkilos ng Diyos? When you really obey to the God's word, you will experience the work of God. Kaya kung ikaw po susunod sa salita ng Diyos, mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos. And according to the Joshua chapter 6, there is the story of the destruction of the Jericho wall. At maging din po sa Joshua chapter 6, andun po yung kwento na winasak po yung lungsod ng Jericho. You may know how much the Jericho wall was very strong. Alam po ninyo kung gaano po katibay yung pong bater doon po sa Jericho. Jericho wall, it is the double fold. Huh? It is very strong fortified walls. Kaya yung bater po ng Jericho, ito po yung double po yung lakas po nito. Ito po yung nasa 45 na mga bater. But Joshua and the Israelite, they obey to the God's word. God taught, God instructed how they can destroy the Jericho wall. Ngunit sina Joshua po, sila po'y sumunod sa salita ng Diyos kung paano po nila wawasakin yung lungsod ng Jericho. They had to turn around once a day for 6 days. Kinakailangan po nilang umikot sa doon po sa Jericho ng 6 beses. On the 7th day, they had to turn around 7 times. And then they blow the trumpet and shout together. At that time, the Jericho wall was destroyed. At sa ikapitong araw po, kinakailangan po nila itong gawin ng 7 beses at sila po atilipan po nila itong trompeta at pagkatapos po nito, yung lungsod po ng Jericho ay mawawasak. How Israelite they were able to destroy the Jericho wall? Kaya paano po nagawa ng mga Israelita na wasakin yung pong lungsod ng Jericho? It is not their power. Hindi po ito sa kanilang kapangyarihan. It is not a strategy of the Israelites. Hindi po ito estratehiya ng mga Israelita. Only they were able to destroy the Jericho wall through the obedience. Nagawa lamang po nila nawasakin yung pong Jericho dahil po sa pamamagitan ng kanilang pagsunod. When the Israelites obeyed to the God's word completely, they were able to destroy the Jericho wall. Nung lubos po na sumunod sa salita ng Diyos yung mga Israelita, nagawa po nilang wasakin yung lungsod ng Jericho. There are so many examples in the Bible. When we really obey to the God's word, we can experience the works of God.
Napakarami pong halimbawa dito po sa Biblia na kapag sumunod po tayo sa salita ng Diyos, magagawa po natin makamit yung pagkilos ng Diyos. And also you may know the story of the General Naaman, the general of the Syria. Marahil alam din po ninyo yung kwento patungkol po sa punong kawal na si Naaman na yung hari po ng Syria. Naaman, although he was a great commander and general, but he was a leper. Na kahit po siya po yung naging dakilang punong kawal doon po sa si Naaman, ngunit meron po siyang keto. One day he came to hear, if he go to the Samaria, he will meet the prophet and then his leprosy can be cured. Kaya meron po siya narinig na balita na kapag pumunta po siya doon sa Samaria at makita yung propeta, siya po yung gagaling. So he prepared the gold and silver, a lot of the gifts. And then with the soldiers, he visited the Samaria. Kaya siya po yung nagdala ng mga ginto at ng mga pilak at siya po yung bumisita doon po sa Samaria. At the first time, Naaman thought the prophet Elisha will come out and then the shaking his hands and then his hands on his head and pray for him. Kaya nung unang beses po, inakala po ni Naaman na si Propeta Eliseo na siya po'y kakawis sa kanya at ay papatang po yung kamay sa kanya at siya po'y gagaling. That was his expectation. Ito po yung kanyang inaasahan. But what happened? Ngunit ano po yung nangyari? Elijah, Prophet Elijah, he did not appear. Si Propeta Eliseo, hindi po siya nagpakita. He only sent his servants. Pinadala niya lamang po yung kanyang lingkod. And delivered the one message. At pinadala po yung isang mensahe. Go to the Jordan River and wash your body 7 times. Kaya pumunta ka sa ilog Jordan at tumagugas at malibo ka ng 7 beses. That's why General Naaman, he became very furious, got angry. Kaya yung kaya si Naaman po, talagang siya po ay nagalit. Why General Naaman got angry? Kaya bakit po nagalit yung punong kawal na si Naaman? Because it is different. He expected the prophet that will come out and will lay hands on his head. Dahil naging mali po yung kanyang inaasahan, nalalabas po yung propeta at may papatong yung kamay sa kanyang ulo at siya po'y gagaling. That's why he was trying to return to his country, Syria. Kaya nga po sinubukan niya na bumalik din po sa kanyang bayan sa Syria. But here is one, the wise servant. He said, General Naaman, this is really each word. Why don't you obey? Ngunit meron po isang matalinong lingkod na nagsabi sa kanya na punong kawal na Naaman, hindi mo bakit mo kinakailang bumalik? Ito ay napakadali naman. After he heard the word of his servant, he changed his mind. And as the prophet Elijah said, he washed his body 7 times in the Jordan River. Kaya pagkatapos po niya na mapakinggan yung salita po ng kanyang lingkod, siya po'y pumunta doon po sa ilog Jordan at siya po'y naligo ng 7 beses. What happened? Ano po yung nangyari? His body became very clean. Yung kanya pong katawan, ito po yung naging malinis. Yeah, he was able to heal his leprosy. So yung kanya pong ketong, at yung kanya pong ketong, ito po yung naglaho. Okay, let's open the Bible. 2 Kings. Hindi po natin sa ikalawang hari. Chapter 5. Chapter 5. Verse 13 and 14. Verse 13 hanggang 14. Okay, babasahin ko po. Ngunit ang kanyang mga lingkod ay nagsilapit at sinabi sa kanya, Ama ko, kung inuutos sa iyo ng propeta na gumawa ng mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Lalo na nga kung sabihin niya sa iyo, maligo ka at maging malinis ka. Kaya't lumusong siya sa Jordan at 7 ulit na lumubog siya sa Jordan ayon sa sinabi ng tao ng Diyos. Ang kanyang laman ay nanumbalit na gaya ng laman ng isang munting bata at siya'y naging malinis. Yes. So, as the Bible says, the General Naaman, the Syrian the general, when he obeyed the word of the prophet Elijah, he was able to experience this, the great works.
Kaya doon po sa ngayon po ng kawal po na sinaaman, nung siya po'y sumunod din po sa salita ng propeta, siya po'y naranasan niya po yung ganitong dakilang pagkilos. It is also saying in our Christian life, what about you? How much the we are really obeying to the God's word? We are obeying to the God's word. Kaya ganyan po sa ating pong mga buhay, ang gano'n po tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Why? Many brothers and sisters, they don't experience the great works of God. Bakit po sa mga brothers and sisters, hindi po nila naranasan yung pong pagkilos ng Diyos? Because you don't obey to the God's word. Dahil hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. You will also experience the work of God through your Christian life as much as you obey to the God's word. Magagawa mo rin na mananasan yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay kung paano ka sumusunod sa salita ng Diyos. According to the John chapter 9, there is the story of the blind man. Kaya din po sa Juan chapter 9, ando po yung kwento sa ando po yung kwento ng isang bulan. Yeah. From the beginning, he was born blind. Nung umpisa pa lamang, siya po yung pinanganak na bulan. So Jesus spat the saliva on the mouth and then the rubbish in his eyes and then said, go to the Siloam, the pool of Siloam, and wash your eyes and come back. Kaya doon po si Jesus, siya po idumara sa kanyang kamay at ipinahid po ito sa mata ng bulak at sinabi po niya na pumunta siya doon, na pinalis niya po yung pong bulak at upang siya po maligo. These blind men also obeyed to the word of Jesus. Kaya maging ito pong bulak nito, siya po sumunod sa salita ni Jesus. When he really obeyed to the word of Jesus, what happened? He was able to open his eyes. Kaya nung siya po sumunod sa salita ni Jesus, nagawa na pong nabuksan yung kanyang pong mga mata. John chapter 9. Tingnan po natin sa 1 chapter 9. Verse 6 and 7. So verse 6 at 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang masabi niya ang mga bagay na ito, siya'y gumawa sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura at pinahira ng putik ang mga mata ng lalaki at sinabi sa kanya, humayo ka, magugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam na ang kahulugan ay sinugo, humayo nga siya at nagugas at bumalik na nakakakita. Jesus said, go, wash in the pool of Siloam. So he went and washed and came back singing. So when he really obeyed to the word of Jesus, immediately he was able to open his eyes. Kaya sinabi po dito, humayo ka, magugas ka sa imbakan ng tubig ng Siloam. Kaya siya po'y pumunta doon at siya po'y bumalik na nakakakita. Kaya nung siya po'y sumunod, talagang siya po, yung kanyang mata ay nakakakita. I think our brothers and sisters also wanted to experience this kind of works of God through our Christian life. Kaya sa tingin ko rin po, sa ating po mga brothers and sisters, gusto rin po nila na maranasan yung ganitong pagkilos ng Diyos. That's why obedience to the word of God is really important in our Christian life. Kaya nga po, yung pong pagsunod, ito po yung napakahalaga sa ating pong mga buhay Kristiyano. Church is also same. Here, Santa Rosa Church, and the Dasmarina Church, Wakailaway Church, brothers and sisters, how much do you obey to the God's word? Kaya gawin din po sa ating pong iglesia, dito po sa Santa Rosa Church, Dasmarinas Church at Kailaway Church, gaano po kayo sumusunod sa salita ng Diyos? If there are many brothers and sisters who obey to the God's word, we can accomplish the great works of God. Kaya kung marami po sa mga brothers and sisters ang sumusunod sa salita ng Diyos, magagawa po natin makamit yung pong pagkilos ng Diyos. You know, the disobedience, that is the sin before God. Kaya dahil po nang alam po ninyo, yung pong pagsuway, ito po yung kasalanan sa Diyos. Why the King Saul, he became disqualified? Kaya bakit po si Saul, siya po ay itinakwil? King Saul, at the first time, he was very humble. Nung unang beses po, si Hari Saul, siya po ay naging mapagkumbaba. But later, he became proud. He became arrogant. And he did not obey to God's word. Ngunit kalaunan, siya po'y naging mapagmalaki, siya po'y naging arrogante at hindi po siya sumunod sa salita ng Diyos. God commanded Saul to destroy the Amalek.
Si yung Diyos po, inutusan niya si Hari Saul na wasakin yung pong Amalekita. But he did not destroy the Amalek completely. Ngunit hindi niya po lubos na pinuksa yung pong Amalekita. Let's open the Bible. 1 Samuel chapter 15. Tignan po natin sa Unang Samuel chapter 15. Verse 12 and 20, verse 22, 23. Sa verse 22 po hanggang 23. Unang Samuel, chapter 15. Verse 22 and 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, dahil ang pagsunod sa tinig ng Panginoon, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang pag-iimagsik ay gaya ng kasalanan ng pagkukulang at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katapalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. To obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. So, through this passage, how much our obedience is important in our Christian life? Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Kaya sa pamagitan po ng talata na ito, gaano po kahalaga yung pagsunod sa ating pong mga buhay? For rebellion is the sin of witchcraft. Sapagkat ang pag-iimagsik ay gaya ng kasalanan ng pagkukulang. And stubbornness is an iniquity and idolatry. Stubbornness is also sin. At ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito rin po ay kasalanan. Among the born-again Christian, among the brothers and sisters, there are also some brothers and sisters who are very stubborn. Kaya gaya din po sa ating po mga born-again Christian, mayroon po tayo ng mga brothers and sisters na matitigas po yung ulo. They know this is the will of God. They know this is the right way. Alam po nila na ito yung kalooban ng Diyos. Alam po nila na ito yung tamang daan. But they don't obey to God's word because of their stubbornness. Ngunit hindi po sila sumusunod sa salita ng Diyos dahil po sa katigasan ng kanilang ulo. We should know. Disobedience is sin and the stubbornness also sin before God. Kaya dapat po nating malaman na yung pagsuway at yung katigasan ng ulo, ito po yung kasalanan. Because of this disobedience of the Saul, he became disqualified. Kaya dahil po sa pagsuway ni Hari Saul, siya po ay tinakwil. And what about the King Solomon? King Solomon, he received the wisdom from God. He was wiser than any others in this world. Kaya paano naman po si Hari Solomon? Siya po ay nakatanggap ng karunungan mula sa Diyos. Siya po ay masigit na matalino kaysa sa ibang mga tao. God commanded, do not have the Gentile wives. Do not marry Gentile wives. Kaya inutos po ng Diyos sa kanya na huwag siya mag-aasawa ng mga hindi. But King Solomon, he married a lot of the Gentile wives. Ngunit sa Hari Solomon po, siya po ay nag-asawa ng napakaraming mga hindi. Later, he worshipped the idols. At kalaunan, siya po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. As a result, because of the King Solomon's disobedience, the United Kingdom was divided, right? North Israel and South Judah. Kaya dahil po sa pagsuway ni Hari Solomon sa Diyos, yung kanila pong bayan, ito po'y nahati sa North Israel at South Judah. Unang Hari, chapter 11. Kaya tingnan po natin sa Unang Hari, chapter 11. Verse 2. Dito po sa verse 2. Babasahin ko po.
Mula sa mga bansa na tungkol sa mga iyon ay sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo huwag makihalubilo sa kanila at sila man ay huwag makihalubilo sa inyo, sapagkat tiyak na kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanila mga Diyos na humalo si Solomon sa mga ito dahil sa pag-ibig. Yeah, he disobeyed to the God's word, right? And verse 9 and verse 10. At ito po sa verse 9 at 10. Babasahin ko po. Kaya ang Panginoon ay nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng dalawang uli at siya nagutos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya ay huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Yeah, the Lord became angry with Solomon. Why? Although God gave the warning 2 times, Solomon, he did not listen to the God's word. He did not obey to the God's word. Kaya nagalit po yung Panginoon kay Solomon dahil na kahit dalawang beses po siya binalaan, hindi po siya sumunod sa salita ng Diyos. Yeah. Because of his disobedience, the United Kingdom was divided. Israelite, they received the punishment instead of the blessing. Kaya dahil po sa pagsubay ni Haring Solomon, yung pong kaharian, ito po'y nahati sa dalawang bayan. Kaya dahil, ito po'y dahil sa kanyang pagsubay. So, through our Christian life, how much the obedience is important, yeah, we came to understand. Kaya ngayon po, naunawaan po natin na kung gaano po kahalaga yung pagsunod. Let's go back to the Luke chapter 5. Balikan po natin sa Lucas chapter 5. Let's think about one more things. Luke chapter 5. Lucas 4 chapter 5. Verse 10 and 11. So verse 10 at 11. Okay, babasahin ko po. Gayun din sa Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasamahan ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. Do not be afraid. From now on, you will catch a fish. You will catch a man. Huwag kang matakot, mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. In other words, follow me, I will make you fishers of men. Kaya sa ibang salita po, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Yes. So, at the first time, Simon Peter and Andrew, they were just a simple fishermen. Kaya nung unang beses po, si Simon Pedro at si Andres po, sila po'y simple lamang mga mangangisda. When they obeyed to the word of Jesus, they became the disciple of Jesus, and they became the great apostle. Nung sila po'y sumunod sa salita ni Jesus, sila po'y naging mga alagad ni Jesus, at sila po'y naging mga dakilang apostol. They preached the word of God, and then they were able to save the many people. Kaya sila po'y nangaral ng salita ng Diyos, at naligtas po yung maraming tao. So, when Jesus called them, follow me, I will make you fishers of men, immediately, they obeyed to the word of Jesus. Kaya nung tinawag po nila si ngayon nung tinawag po sila ni Jesus, sinabi sa kanya na sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mamamalakay ng tao at kagad po silang sumunod. Yeah, verse 11. So when they had brought their boat to land, they forsook all and followed him. Nang maitabi na nila sa lupa ang kanilang mga bangka, ay iniwan nila ang lahat at sumunod sa kanya. What is this? Their boat. Their boat and net. This is the means of their livelihood. Kaya ano po itong bangka? Ito po yung kanilang mga hanap buhay. Yeah, this boat and net, this is the most important things for the fishermen. Kaya ito pong bangka at yung lambat, ito po yung napakahalaga sa mga mangingisda. But they cast, they abandoned their boat and net for shook, and they followed Jesus. Ngunit iniwan po nila ito pong bangka at lambat upang sumunod po sa Panginoong Jesus. Let's open the Bible, Matthew chapter 4. Tignan po natin sa Mateo chapter 4. Verse 21 and 22. Simula po verse 21 hanggang 22.
Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sa kanyang paglakad mula roon, ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo na kanilang ama na nag-aayos ng lambat at kanyang tinawag sila. Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Yeah, verse 22, and immediately they left the boat and their father and followed him. This is the true obedience. Kaya dito po sa verse 22, kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Ito po yung tunay na pagsunod. Even the disciples of Jesus, they forsook the means of their livelihood, their boat and net, and also even their family. They left their family. Kaya po yung mga maging po yung mga alagad, iniwan po nila yung kanilang mga hanap buhay, yung kanilang bangka at yung lambat, at maging yung kanilang pamilya. Yeah, this is the true obedience. Kaya ito po yung tunay na pagsunod. Through our Christian life, we need to check how much do we obey to the God's word. Kaya ganyan po sa ating mga buhay Kristiyano, kailangan po natin suriin gaano tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Christian's obedience is really important to accomplish the God's will through our ministry. Kaya po yung pagsunod, kaya po yung pagsunod ng isang Kristiyano, ito po yung napakahalaga upang makamit po yung kalooban ng Diyos. I really pray Santa Rosa Church brethren and also Kailaway, Dasmarinians Church brethren will really obey to the God's word so that we can accomplish great works of God. Kaya ako po'y nananalangin yung ating po Santa Rosa Church, Kailaway Church, Dasmarinas Church, na kayo po'y susunod sa salita ng Diyos upang makamit po natin yung pundakilang pagkilos ng Diyos. Our Lord commanded, according to Matthew chapter 28, verse 19, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya ay po doon sa Matthew chapter 28 na humayo kayo at gawin ninyo mga alagad ang bawat bayan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. This is the commandment from our Lord Jesus Christ. Ito po yung utos ng ating Panginoong Hesus Kristo. According to the commandment of our Lord, we are also preaching the gospel here in all of the Philippines. Kaya ayon po sa utos natin ng Panginoon, ipinapangaral din natin yung Ebanghelyo dito po sa Pilipinas. We should obey to the God's commandment in order to accomplish the great works of God. Kaya dapat po tayong sumunod sa salita ng Diyos upang maisakatuparan po yung pagkilos ng Diyos. In our Christian life, as much as you obey to the God's word, you will also bear a lot of the fruits. Kaya sa ating pong mga buhay Kristiyano, kung gaano ka sumusunod sa salita ng Diyos, magagawa mong magkaroon ng maraming bunga. According to the Galatians chapter 2 verse 20, chapter 5 verse 22, there are 9 fruits of the Holy Spirit, right? Kaya ayon po din sa Galatians chapter 5 verse 22, meron po yung siyam na uri ng bunga. This is the internal fruits through our Christian life. Kaya ito po yung mga bunga sa ating pagkakasasabing loob-looban. Yeah, we will become the matured man as much as we obey to the God's word. Tayo po'y magiging mga ganap na mga tao hanggang patuloy po tayo na sumusunod. And also, according to God's commandment, we should preach the gospel and we should evangelize many lost souls. At tayo niyo po sa utos ng Diyos, kinakailangan po natin ipangaral ang Ebanghelyo at ipangaral ang Ebanghelyo sa mga tao. So, okay? As much as we obey to the God's word, we will bear a lot of the fruits. Kaya kung gaano po tayo sumusunod sa salita ng Diyos, magagawa natin magkamit ng maraming bunga. Bible says, if we bear much fruits, my Father will be glorified. Kaya sinabi po ng Biblia na kung magkakaroon po tayo ng maraming bunga, yung ating Ama ay maluluwalhati. So today, we have learned how much obedience is important in our Christian life. Kaya ngayon po, naunawaan po natin kung gaano po kahalaga yung pagsunod sa ating pong mga buhay. So, although you listen to the will of God and also the messaging, but what is important? You should obey to the God's word. Kaya kahit na napakinggan mo yung ito pong mensahe, ngunit na po yung mahalagang bagay, kinakailangan mong sumunod sa salita ng Diyos. I really pray all of our brothers and sisters will really obey to the God's word and will
accomplish the God's will through our Christian life. Kaya ako po'y nananalangin niya ito pong mga brothers and sisters, kayo po'y susunod sa salita ng Diyos at may sakatuparan po yung kalooban ng Diyos. Let's all pray. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mapagbiyaya naming Ama Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa pagkakataon na ito upang makapakinig po ng iyong salita. Today, we have learned about Christians' obedience. Kaya ngayong gabi po ay napag-aralan po namin ang pagsunod ng isang Kristiyano. Through this session, we came to understand how much our obedience to the Word of God is important. Kaya sa pamamagitan po ng session na ito, naunawaan po namin kung gaano po kahalaga yung pagsunod sa salita ng Diyos. Let us obey to the God's Word so that we can accomplish the great works of God through our Christian life. Nawa sumunod po kami sa salita ng Diyos upang maisakatuparan po yung pagkilos ng Diyos sa aming mga buhay. Tomorrow also, we are going to study the Word of God continuously. At bukas po, patuloy po namin na pag-aaralan ng salita ng Diyos. Please take care of them and also please protect our brothers and sisters while they are returning to their home. Nawa pakusap, ingatan niyo po sila at pakusap, ingatan niyo po sila sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga tahanan. In the name of our Jesus Christ we pray. Ito po yung ayon po dinadalangin sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Okay, maraming salamat po.